May binulgar nga si Derrick Rose sa kanyang latest interview. Malaki na nga daw ang pagbabago na ginawa niya. Ayon nga sa kanyang payag, ang katotohanan nga daw ay magto 34 years old na siya. Yung dating Derrick Rose daw na medyo may angas, may yabang ay pinatay niya na nga daw yung yabang na yon matagal na. Totally different person na nga daw siya ngayon na kinakailangan. He is way more mature nga daw at still trying to challenge myself na mas maging vocal, mas maging leader. So in short, nag-adjust itong si Rose sa kanyang paglalaro dahil alam niya na hindi na siya katulad ng dati, yung MVP Derrick Rose. Wala daw siyang yabang at mukhang ngayon ay handa na nga siyang tanggapin kung anong role ang maibigay sa kanya ng kanyang team. At hindi lang si D-Rose ang dating superstar na ngayon mga role players na lamang. Si Dwight Howard, 3-time Defensive Player of the Year, led his team to the NBA Finals pero ngayon ay isang free agent pa rin. Carmelo Anthony, Blake Griffin, ilan lang yan sa mga example. So talagang kailangan nga nilang mag-adapt at magbago ng kanilang playstyle para nga manatili sila ngayon sa NBA. Pero anyway, sa ating next balita, binoto nga si Coach Kerr ng mga NBA GMs as second best coach sa NBA behind lamang sa well-respected na magaling na si Coach Eric Spoelstra. Not bad, pero alam natin sa mata ng Warriors players at sa mata ng Warriors fans ay si Coach Kerr talaga ang the best coach. At may argumento rin naman sila dyan. Nanalo si Coach Kerr ng championship, siya ang latest champion, proving na isa talaga siya sa mga best coaches ngayon. Pero kung ayon sa inyong opinion, sa tingin nyo ba si Coach Kerr ang dapat na number 1 sa listang ito? At para na nga sa ating panghuling balita, pag-usapan muli natin ang sanarmang listahan. Dinisrespect nga daw itong si LeBron James ayon sa mga NBA fans at mostly Lakers at LeBron fans. Dahil sa botohan ngang ginawa ng mga NBA GMs ay pangatlo lamang si LeBron sa listahan ng best small forward coming to next season. Number 1 nga dyan ay etong si Kevin Durant, pangalawa si Jason Tatum and then si LeBron James. Kahit na nga daw yan na itong si LeBron ay umaverage ng 30 points per game, para nga lang buhatin ang nanglulumo na Lakers team last year. Si Kevin Durant nga daw ay yes, nakapasok sa playoffs pero na-sweep nga rin ng Celtics, nalaglag din agad. Kaya naman it's very disrespectful nga daw na ilagay si LeBron sa third spot knowing yung kanyang naging performance last season para sa Lakers. Kayo ba ay isang ayon sa listahang ito or hindi? Komento nyo lamang yan sa ating comment section. At ito nga rin ang mga naboto ng NBA GMs na best point guard, Stephen Curry, pangalawa, shooting guard, Devin Booker, small forward, Kevin Durant, power forward, Giannis Antetokounmpo. At sa center naman ay ang ating back-to-back at reigning MVP na si Nikola Jokic.